tinggal, guys. Ako siya! Finally, the long wait is over. Mamaya po mapapanood na natin ang much-awaited newest fantasy TV series at Philippine remake ng iconic Japanese anime, Botis 5 Legacy! Yes! Pero bago natin sila mapanood sa kanilang TV premiere, mamaya ay makakasama at makakachikahan na muna natin sila. Yay! Ayan na sila! Live sa Unang Hirit, let's welcome Botis 5 Legacy cast. Ayan. Please welcome sa Unang Hirit, Jamir Zabarte. Hi, Jamir! Hello. We also have with us Sophia Senoron. Nandito rin po si Raphael Landicho. Good morning. Nandito rin si Radson Flores. Good morning. And Martin Del Rosario. Good morning, guys. Welcome to Unang Hirit. Nako, finally mapapanood na ang Botes 5 Legacy sa TV. Martin, ano naman ang pakiramdam mo na finally ito na mapapanood na ng ating mga kapuso itong pinaghirapan ninyo? Sobra excited kasi parang almost 3 years namin ito tinaping eh. And finally, kahit kami hindi pa namin napapanood. So kahit ako sobrang excited ako mapanood mamaya. So parang sabay-sabay pala tayo manunood mamaya. Sabay-sabay tayo magsusurprise. Magsusurprise at magugulat, mag-enjoy. Kanina pinakilala nyo na sino yung mga characters niya. Pero bigyan nyo naman kami ng patikim. Ano yung mga personal favorite nyo, mga eksena o ginawa ng inyong character? Yan. Oh, start with Martin. Sa akin siguro yung final fight, final battle namin ni Steve. Kasi matindi yung sword fight namin doon. So, dapat yung abangan yun. Abangan. Pero para, kailangan yung tapusin kasi nasa ending yun. Ang galing. Oo, kontrabida nga pala si Martin. Correct. Si Prince Zardos. Oh. Ayan. Si Raphael naman. Ito po lagi kong sinasabi. Pero, Dolphin po talaga yung favorite ko talaga. Talagang nag-enjoy po talaga ako doon. First time ko lang po talaga maka-encounter ng Dolphin. Kaya, ang saya po talaga ng experience ko. As in, totoong dolphin. Totoong dolphin po talaga dolphin yun. Encounter siya. Kasama siya sa script talaga? Apo. Oh, okay. Oh my God. Ang cute-cute talaga ni Little John. Lumaki ka na ng konti, no, Little John? Simula na nag-office. Halika dito, ibubulsa kita. Napaka-cute mo. Ay, sobra. Ikaw naman, Sophia. Ako, parang sa tagal ang hirap pumili ng isa. But like in general, lahat ng like all-star cast ng eksena, sobrang saya po talaga dahil ang dami nga namin para kaming isang barangay sa isang eksena. So, para siyang mini party, mini get-together. So, yung mga eksena na yun. So, pag may nakita po kayo na full cast po sa isang eksena, tas seryoso, tumatawa po talaga kami sa likod ng camera. Usually, pag mga big scenes talaga, yung mahirap i-mount kasi ang dami nyo, di ba? Yung mga batuhan ng linya. Oh, makalimutang isa, naku, tatawa na yung iba, di ba? Mahirap pigilan yung unit na naman. Correct. Kaya pala. Si Radson naman. Si Radson. Sa akin naman po, bukod sa horseback riding scenes ko, yung isa sa mga favorite scenes ko po yung mayor kasi baka ma-spoil ko. Pero yung mga scenes po na na-highlight ni Mark Gordon yung pagiging lone wolf niya. Kasi madami yung scenes na ano eh, parang puro logical answers lang ginagawa ni Mark Gordon. Pero pag mapag-is na siya, nagiging collected and emotional siya. Wow. So doon na-highlight yung character. Napakalalim ng character, di ba? Sobrang ganda talaga. Inaral mo mag-ano? Yes, nag-training po talaga ako for horseback riding. Parang first time mo mag-horseback riding dahil dito? Before po, nung sa farm po namin, nag-horseback riding po. Kalak sa Bagyo eh, yung mga ano doon. Oh, lahat tayo. Bilang lahat tayo na pag-horseback riding. Bilang tayo na kapag-horseback sa Bagyo. Galing! Si Jamir naman, Jamir! Ako yung pinaka-favorite ko yung training scene namin. Ng Voltis team kasi doon na-highlight kung paano ano yung background namin bilang character dun sa Voltis 5. Ayun. At ang ganda ng look mo, Jamir. Oh, with the glasses. Oo nga, no, kakaiba. Yeah. Oy, Jamir, kakaibang acting performance ang pinakita mo sa sering Abot Kamay na Pangarap. Pa. Pero this time, as Thomas ka na, anong naging diskarte mo sa character mo na to ngayon? Well, kasi to be exact, added character po kasi kami dun sa istorya. So, ayun, as the time goes by, kailangan mong alamin, kailangan mong laliman yung pagkalungkat ng buhay ni Tito Tomas. Yun po kasi yung pangalan ko dun sa Voltis 5. And syempre, ayun, maging ilaan mo lang 100% yung performance mo kasi
syempre binigyan ka ng opportunity na ganito kalaki. Tama. And pinagpapasalamat ko rin yun sa production, sa GMA, and syempre sa Panginoon. Oo. Ayun, kaya ayun, pinaghanda ko po talaga. Tama, kailangan tumatak ka, di ba? Yes, correct. At ito naman si Sophia, ba, mula sa pagiging beauty queen, sports anchor, ngayon naman may big break for you. How was the experience working with your co-stars? Well, I always say at lagi po akong umiiyak pag kailangan sagutin mga questions about our co-stars kasi grabe po talaga yung bond. I think 3 years po kasi yung pagsasama namin at hindi po biro yung taping namin kasi it's the biggest show, biggest project of GMA. So, alongside the pressure, mas lalo kami nakakapag-bond with each other dahil syempre lock-in po and spending, you know, more time with each other. Tapos I think this is the first show or first project ko na halos magkasing edad except for baby. Yes. But parang kaming nag-aaral for like in school or nagte-training po talaga. So yung mga training scenes namin na sinasabi ni Jamir, parang totoo talaga siya. Parang kaming mga classmates, batchmates. So masaya talaga sila. PE. May parang PE class. PE class sila ngayon sabay-sabay. Samantala, balikan natin ilan sa mga comment ng ating mga kapuso. Ayan. Mula sa isang post, Raphael, ikaw ang pinakabata pero isa ka sa may pinakamabigat na role dito. Sa isang post, pinuri ka dahil perfect ka raw na gumanap bilang iconic Little John. Pero balita namin, muntik ka na raw palitan. Kwento mo naman kami. Ano ba nangyari at paano ka na ipagsabayan sa mga co-actors mo at a very young age? Natawa siya. Bakit? Kasi totoo nga po kasi, pero thankful po ako kasi hinintay po nila ako mga ilang years. Kasi totoo nga daw po yung muntik na ako mapalitan. Kasi nga po, lumalaki na rin po ako. Tapos bawal po mag-taping yung mga bata. Kasi kasagsagan ng pandemic to, yung kinonceptualize yung mga bagay-bagay. Pero hinintay ka nila. Opo, kaya sobrang saya ko. So kaya nagdigin 3 years yung Voltes 5 dahil sa paghintay sa iyo. Mira lang. Nako, ito naman. Radson, marami naman ang nakapansin na tila real life version mo raw ang iyong character, ang visuals mo, at talaga namang Mark Gordon ng Mark Gordon ka daw. At bukod daw sa looks mo ay syempre nakilala. Kilalang rodeo champion din si Mark Gordon. So paano mo naman pinaghandaan to? Ano lang po talaga, dedication and hard work sa craft po and sa work niyo. Kasi hindi po biro yung horseback riding I think it's one of the most dangerous sports to do. Agree. So, kailangan nyo lang po talaga ng enough passion to do it. And yun nga yung dedication mo sa work mo. Kasi sa set po, madaming mabilis dapat yung mga galaw kasi madami pong kailangan gawin. Yeah. So, kailangan bago pa lang kayo pumunta, nakapag-prepare na sobrang talaga. Sobrang ready ka na. Correct. Oo. Kasi ulit na ulit. Galing! Correct. Samantala, Martin, ang comment naman ng ating mga kapusong si Ishra Kainglet, hindi lang sa acting, pati sa boses daw ni Prince Zardos, kuha-kuha mo. Ano masasabi mo dyan? At syempre maraming roles na ang nagampanan mo, di ba? Paano mo inaral yung boses mismo ni Prince Zardos? Pinunod ko talaga yung anime. Ang sa akin naman kasi si Prince Zardos, gusto kong kumuha a little from the anime and a little na version ko. Yeah. Kasi syempre, magiging one note lang siya pag cartoon yung ginaya mo lang eh. So, paano ba parinig niya? Paano yung ginawa? Good morning sa inyong lahat. Ganyan. Kasama talaga siya sa characterization talaga. No, para maging buo, no? Talagang effort din. What an incredible role for you, and for all of you, actually. Ito na yata ang pinakamalaki role na ko. Astig siya, solid. I would like to thank GMA for this big opportunity talaga. Yes, galing! Muli, ipakilala niyo ang inyong mga gagampan ng character sa Voltes 5 Legacy. Sino ka at ano ang aabangan sa iyong character? Martin. Ako dito magpiplay ng Prinsipe Zardos, ang mamumuno sa pananakop sa planetang Terra Ertu. Yan! Raphael? Ako po ang gaganap bilang si Little John Armstrong, pinakabata ng Voltes 5 team, at saka ang kid genius, an inventor. Sophia! Ako po si Ali Chan. I will be helping, you know, Earth's last hope, Voltes 5, in destroying Martin. Good luck. Hello mga kapuso, once again, I'll be playing Mark Gordon. I'm the second in command of the Voltes team and the pilot of the Volt Bomber. And of course, Jamir. Ayun mga kapuso, my name is Jamir Zabarte. Ginanapan ko po ang role ni Tomas Del Rosario. Dito po makikita ang isang
isang isa sa mga mamamayan na normal na tutulong para mailigtas ang mundo. Ayan. As a concerned citizen. Lalim, no? At syempre ngayon nandito kayo sa Unang Hirit, hindi pwedeng mawala ang booking time. So balita namin, game na game raw kayo sa nakumasan sa aming inhandang game na ang Sino? Yan! So ngayon, kailangan lang nilang sagutin kung sino ang tao na tinutukoy sa bawat tanong. Okay. Itataas ko lang, I think meron kayo dyan yung mga arrows ng pangalan ng inyong napiling sagot. Okay. Yan! Bookingan time na! This is it! Game! First question! Sino ang laging una sa set? 3, 2, 1, go! Sino? Si Jamir! Martin Jamir. Ikaw din. So Martin first and Jamir, so kayong dalawa. Mukhang kayong dalawa. And minsan si Raphael. Yung mga qualified. Definitely si Radson. Pero kasi promotion. Kayo lagi na. Nagdepende pala sa qualified din. Ito naman, sino ang may pinakamalapit na malapit na ugali sa character na kanyang ginagampanan? Ooh, that's a good question. Sana hindi ikaw kasi salbahe yung karakter mo. Radson din! Wow! So very lone wolf, brooding personality ka pala talaga, Radson. Siya yun. Ikaw talaga yung Radson. Na magaling magkabayo na ngayon. Ito naman, sino ang laging may baw na food? Yan ang friend namin! Sino yan? Yan ang gusto namin, friend! Chocolates. Laging inaahan yan. Huwag mo yung wish, Ayra. May mga magulang yan. Kung po kami Milo, iniinom yan. Chocolate drink, ayan. Anong baon mo, Raphael? Dami chocolates. Pag nawala po sila energy sa akin, sila. Oh, tama. Ang source of energy. So cute. Of course, thank you so much, guys, and congratulations na agad. Sure na kami sa success ng inyong pilot episode at itong buong series na to. Please invite ang ating mga kapuso. Mga kapuso, finally, ito na. Papalabas na ang Voltes 5 mamayang gabi. So, 3 years namin ito pinaghirapan. So, sana ma-enjoy nyo po ito mamaya. Mga kapuso, inimbitahan po namin kayo manood ng Voltes 5 Legacy. Mamaya na po yan sa GMA Telebabad. Sana abangan nyo po yan. Tung excited kayo, mas excited kami. Sophia! Hello mga kapuso, sabay-sabay po natin panoorin yung Voltes 5 Legacy mamaya na po. Matagal po namin ito pinaghandaan. So excited na din po kami makita ano yung reviews nyo din po, ano reaction nyo po. Radson? Ayun mga kapuso, I'm very excited na finally we'll be able to show you all kung ano yung pinaghirapan namin for the past 3 years. So, ayun, abangan nyo yan. Kita-kita ka tayo mamaya. Ayun mga kapuso, maraming salamat po sa support natin mga Pilipino. And we are proud to say na 100% gawang Pinoy po ito. For more updates po, i-follow nyo lang aming social media account, The Voltes 5 Legacy on Facebook, Twitter, and Instagram. Sabay-sabay po tayo mag-vault in mamayang gabi. Yes! Sabay-sabay tayo! Let's vault!